Amen. So, kanina, marahil nagkaroon tayo ng announcement kanina, o meron ba na wala na pong, kayo po'y uminom na ng tubig, kayo po ay mag-CR na, so, ng ating pong worship ay tuloy-tuloy. Okay, so, are you all ready for the Word of God? Amen. So, ang series po ng pag-aaral natin ay tungkol sa prayer. At ang isa po sa pinakalayong ni natin sa ating pangangaral tungkol po sa prayer ay upang atin pong lubos na maintindihan ang kahulugan ng pananalangin. Ano nga po uli ba ang panalangin, mga kapatid? Connectivity, yes? Another word I would like to hear? Consciousness. Awareness of the presence of God moment by moment. Hindi lamang po day by day, kundi moment by moment. Eh, kumusta naman po? Kayo po ba ay nabubuhay na sa awareness, sa presence ng Panginoon? So, malalim po ang hugot natin sa Book of Daniel na sinasabi po doon sa isa sa pinakamagandang aral na natutunan ko, to live is to pray, and to pray is to live. May ilalakas pa pala yan. Okay. Yun po yung pinakalayunin ng ating pong series ng pag-aaral. To pray is to live, and to live is to pray. Eh, kumusta po naman kayo? Ganun na po ba yung buhay talaga natin? Lagi po ba tayo sa prayer life natin? Tayo po ba yung nabubuhay na sa panalangin? And then by description, atin pong pinag-aralan na ang panalangin, ang katulad nito ay living by faith, sapagkat hindi ka naman pwedeng manalangin nang walang pananampalataya. Hindi ho ba? O bagamat marami nananalangin na walang pananampalataya kasi naging ritual, pero hindi po prayer ang tawag doon. Anong tawag doon? Dasal? Ritual. Diba? Yun po yung paulit-ulit na ayaw ng Panginoon na prayer. Dahil sa paniniwala mo, dahil napagod ka, naubos ang laway mo, sasagutin ka na ng Diyos. So, hindi ho ganun ang prayer. Diba? Prayer is by faith. Living by faith is living in the life of prayer. And then, ang sabi po sa Biblia, na ang living by faith, ang object natin ay si Lord, o ang kanyang salita. Kaya kung wala ding salita, walang abiding with the word, wala din hong prayer. Okay? So, living by faith, walking by faith, is the same as walking in the truth. Tingnan po natin sa 1 John chapter 3, verse 3 and 4. 3 John 3 and 4. For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth. Verse 4. I have no greater joy, sabi ni John, than to hear that my children walk in truth. Walking in truth. Walking is a life activity. Walking in the truth is living in the truth, and walking by faith is living in faith and living in prayer. And it is the same thing, mga kapatid, living by faith, walking in the truth is the same as walking in the Spirit. Okay, Romans chapter 8, verse 1, tingnan po natin. Romans 8, 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk after the flesh, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So ang gusto pong i-point out natin, walking by faith, walking in the truth, and walking in the Spirit are just the same living in prayer. Verse 5, 8:5.
For they that are after the flesh do not mind the things of but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Verse 8. So then, they that are in the flesh cannot please God. In particular, ang verse na ito ay tumutukoy po doon sa mga taong wala pa kay Kristo, nasa laman pa po yan. Pero kahit po tayo nasa Panginoon na, at nabubuhay pa rin sa laman, eh hindi pa rin po tayo nakaka-glorify kay God. Kaya nga binanggit ko po ang message ko last Sunday, isang uri ng buhay lamang para ang Diyos ay maluwalhati sa atin kung tayo ay nabubuhay sa panalangin. Kapag umalis ka sa buhay panalangin mo, nawala ka sa prayer mode ng life mo, you stop giving God the glory, you stop living in prayer, you stop living by faith, you stop walking in the truth, and you stop walking in the Spirit. And you stop living a life of being surrendered. Hello? Are you with me now? Sa aking mga sinasabi, so umaasa po ako na sa hamon ngayong hapong muli, lalo tayong mahamon na tayo po'y mabuhay sa pananalangin. Seryosohin po natin ang ating spiritual life. Huwag po tayong mabuhay na tayo po'y nabubuhay o naglilingkod in our own term. There is only one term to serve the Lord. To go into the mode of prayer. To live in the life of prayer. Amen? So I hope na napipick up tayo. Ang hirap po na may mga audience tayong mga bata. Kasi parang sana na bumababa sa level nilang aking sinasabi. No? So wala pong Sunday school yung mga bata. Nandito sila ngayon. So sana mag-stay lang sila dyan. So kung kayo pinakaupo dyan, sana po napipick up natin ang ating message. Okay? So wala pong message dito na sinasabi sa pulpito si pastor para lang po to fill up the time and to have a program like this. No, the message is always urgent. The message is always important. Okay? Mahal po ang aking mga laway, mga kapatid. So mahalaga po lagi yan. So, ang atin pong pinag-uusapan dito ngayon is life. This is about life of a Christian. That life of a Christian must be a life of prayer, no negotiation. That's non-negotiable. Di ba? To live otherwise is useless. There is only one kind of life that is dinesign ng Panginoon sa atin na tayo ay mabubuhay sa panalangin. Amen! Walang iba! Don't get out! Don't stop living a life of prayer. You're living a life of waste and nonsense. Okay? Okay. So ngayon, for this message, for this afternoon, another aim ng aking message is the same. Bakit ba talaga kinakailangan tayong manalangin? Batay po doon sa Matthew chapter chapter 6, verse 9, na tinuro ng Panginoon na kapag nanalangin tayo, balikan nga po natin yung Matthew chapter 6, verse 9. Okay? Pag tayo mananalangin, in this manner, our Father which art in heaven, hallowed be thy name. And then ang susunod po doon na line is in verse 10, thy kingdom come, thy will be done on earth or in earth as it is in heaven. So, isa pong statement in verse 10, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Okay? So, ano pong kinalaman ng prayer dyan? Eh, ito po yung tinuro ng Panginoon eh. Naka-insert po ito doon sa prayer item. Di ba? Thy will be done, thy kingdom come, thy will be done. Ano ang kinalaman ng prayer dito sa item na ito? Mga kapatid, kung titingnan natin, ang number one item sa petition na tinuro ng Panginoon para sa atin, number one, okay, thy kingdom come, thy will be done. And then susunod, give us this day our daily bread. Di ba? And then item number three and number four. So nakita po natin ang unang-unang item ng Panginoon sa kanyang tinurong prayer. Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, and earth or on earth as it is in heaven.
So makita po natin ang kanyang unang-unang concern, mga kapatid, okay, ng Panginoong Jesucristo na nakalagay sa kanyang prayer item ay ang kaharian ng Diyos ay magkaroon ng kaganapan dito sa lupa. So this is actually a prophetic one, thy kingdom come. Kasi ang layanin talaga ng Panginoon mag-establish ng kanyang kingdom, physical kingdom on earth. Okay? So ang unang-unang layanin ng Diyos, mga kapatid, ay magtayo ng kanyang kingdom dito sa ibabaw ng lupa. At itatayo po niya yan sa pamamagitan ng tao na nananalangin. Hindi niya po maitatayo, generally speaking, ang kanyang kingdom pag walang tao na nananalangin, na ang tawag po sa mga taong ito ay conduit. Okay? So mamaya, bigyan po natin ang diin yan. Pero ngayon, gusto ko po munang daling kayo sa katotohanan. Meron po baka talaga kayang kingdom sa heaven? Na, so tingnan po natin sa Biblia ang pagpapakita ng kaharian ng langit. Okay, so nagpakita po ang Panginoon kay Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 8 po ulit. Tingnan po natin. Totoo kayang may kaharian sa langit? Sabi ng iba, ano to eh? Itong mundong ito, nag-exist lang. Galing lang to sa nagbangga ang star. Binary star. Okay. Binary star theory or Big Bang theory. May biglang sumabog. Boom! Yun, naging tao tayo. Oo, galing muna sa unggoy. Yan, tapos medyo... kumakain na magagandang pagkain, ang iba tumatangos ang ilong, dati nakaganon. Yan, tapos yung balahibo nawawala, ang iba meron pa hanggang ngayon. Yan, oh, may mga balahibo pa hanggang ngayon, galing sa unggoy yan. You know? Sino may balahibo dyan? Tingnan natin muna dito. Also, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I... verse 1. Sorry. Verse 1 of chapter 8. Okay. Yan. In the year of King Uzziah died, nakita natin, ito po yung time na ng mga kings, no? Nagpakita po ang Panginoon, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Nakita natin may temple doon sa kanyang throne, okay? Verse 9, verse 2. Above it stood the seraphims, each would, so yan po yung ano, no? May mga seraphims po doon na did fly. And then in verse 3, and one cried unto another, said, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of his glory. And then in verse 4, so ito na po yon, and the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. So pinakita po ng Panginoon kay Isaiah ang kingdom, ang kanyang throne sa heaven. So dito po lang ang makikita natin, nagpakita ang Panginoon in a vision na mayroong kingdom. And the Lord is king, the king of kings. So, kung may kingdom, natural, may king. Pwede bang may king, walang kingdom? So, magkasama po, pag may kingdom siya. Pag may kingdom, may king. So, another instance sa Bible na nagpakita ang heaven ng kung anong meron sa galing sa kalangitan, ay titignan po natin sa 2 Kings chapter 6, verse 14. 2 Kings chapter 6, verse 14. Okay, therefore, nagpadala po ng horses and chariots ang mga Assyrians, no? Upang may huhulihin po doong propeta na walang iba kundi si... Hindi, the Northern Kingdom pala, I'm sorry. The Northern Kingdom. Upang hulihin po doon si Elisha. In verse 15, and when the servant of the man of God, Elisha, was risen early and gone forth, behold, nakita niya po ang mga horses and chariots ng Northern Kingdom. Okay? And the servant said unto him, alas, my master, anong gagawin natin? Napapaligiran tayo ng napakaraming sundalo ng kalaban. Okay? And then in verse 16, and he answered, sabi ni Elisha, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. Hindi po siya natakot kagad kasi si Elisha is aware ng kingdom, the kingdom of God. And then in verse 17, ang sabi po, and Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open the eyes of my servant. Buksan niyo ang mata ng aking lingkod. Okay? So the eyes of the young man, and he saw and behold, the mountains was full of horses and chariots of fire round about Elisha. So meron pong chariots of fire na nakita po doon, na nakapalibot po doon sa mga sundalo na nakapalibot sa kanila,
Nandito po si Elisha at ang kanyang servant, may mga soldiers po na nakapalibot. Ang sabi po doon, host, maraming marami. Di ba? Pero ang sabi po dito, pinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng servant through the prayer of Elisha na doon sa mga sundalo na kapaligod, napapalibutan pa sila ng maraming angels and chariots of fire. May mga apoy. Saan galing? Kaya po may nagtanong sa akin, meron bang hayop sa langit? Ito po yung sagot, may kabayo, eh galing sa langit yung kabayo. Di ba? May beast nga po doon, di ba? Makikita natin mamaya, another vision ng heaven. So may kingdom ba sa heaven o wala? Ang king, merong army. So yun po yung army ng king. Amen? Okay, so ito na po yung point. So another instance po na ipakita natin ang kingdom in Revelation chapter 4. Halos the same po yung nakita po ni Isaiah kanina. Revelation chapter 4. Verse 1. After this, I looked and behold, a door was opened in heaven. This is John. Okay, heaven po ito. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee the things which must be hereafter. Ito po yung parang sinasabi nilang na-rapture si John, dinala sa heaven. Verse 2. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So this is the picture na talagang may kingdom. Okay? Next verse, 3. And he that sat was to look upon like a jasper. Ito po yung picture po. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in the sight like unto an emerald. So, hindi po ako masyadong familiar sa mga stones na yan. Okay? Jasper. Sino nakakita na ng jasper? Nakasakay na po ako sa jasper bus through Windell. Sardine. Sardinas lang pong alam ko. Yung sardine stone, hindi ko po naiintindihan yan. So, may rainbow about the throne in sight like unto an emerald. Maganda siguro ng emerald, no? Verse 4. So, yun po yung kingdom. And round about the throne were 24 seats. And upon the seats, pag-aaralan po natin to next Sunday, I saw 24 elders sitting clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Verse 4. Verse 5. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. So, yun po sa heaven. My thunderings and my lightnings, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. Ano po ba yung spirits ni God na pito? Okay? Sa akin po kayo magtatanong sa Sunday, huwag po kay Elis Soriano, iba po sasagot sa inyo. Verse 6. And before the throne, there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. Meron pang beast sa heaven? Meron po, nakalagay po dito. Verse 7. And the first beast was like, yan, ito na po yung itsura po ng beast, verse 8. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest night, day, and night, saying, holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. So dito po nakita natin, ang mga angels ay nagsasalita, hindi umaawit, pero ginawan po ng awit yan. Holy, holy, holy. Pero sa Bible po, hindi po umaawit yung mga angels dito. Nagsasalita po sila night and day. So ngayon mga kapatid, nakita po natin na merong throne, merong kingdom sa heaven. Tama po ba? Then another one po, before I proceed pa sa aking sasabihin, in John chapter 18, verse 36, nung si Jesus Christ po ay nasa harapan po ni Poncio Pilato, ay kanya pong dineclare, Jesus answered sa tinatanong, are you a king? Sabi niya, my kingdom is not of this world. Di ba? My kingdom were of this world, then would my servants fight that I should not be delivered to the Jews, but now is my kingdom not from hence. Saan galing ang kingdom ni Jesus Christ? Saan galing ang kingdom ni Jesus Christ? Sa heaven. Maliwanag? So merong kingdom sa heaven. Mga kapatid, ang heaven ay heaven even without the world, without the earth. Pero one time, ang Diyos ay lumalang ng mundo. Anong kanyang layunin? Upang i-extend ang heavenly kingdom
dito sa ibabaw ng lupa. Okay? Kaso lang, yung pagtatayo niya ng kingdom, ang unang-unang king na nilagay niya sa ibabaw ng lupa ay si Adan. Pero ang unang-unang king ay naagape at bumagsak sa kaaway na gustong maging king. Sino yon? Si King Kong. Si Satan. Okay? So nakita po natin mga kapatid, na yung unang-unang plano ng Panginoon na magtayo ng kingdom ay napurnada. So bago niya itayo talaga ang kanyang kingdom, finally, nagkaroon siya ng tinatawag na forerunner kingdom. O, sino yung forerunner kingdom? Ha? Ano yung unang-unang kingdom na itinayo niya bago talaga itayo ang final kingdom? Una-una Israel. Kingdom po ng Panginoon din yan, but that is just a foreshadow. The final kingdom is... Anong guess mo? Who'd like to guess? What is the final kingdom na tinayo ng Panginoon? The church! Yes! Sino may sabi nun? Church! The church is the kingdom. Nagpunta si Kristo rito upang itayo ang kingdom. And that is the church. Upon this rock, I will build my church. And that is the kingdom. Mga kapatid, ang kingdom po ng Panginoon, ayan, church tayo. Okay? Pero ang kingdom po ng Panginoon nagsisimula sa puso ng tao. Pag tinanggap natin ang Panginoon, naging temple ka ng Panginoon. The temple. Tayo po ay corporate temple, we are the bigger temple, but individual, we are, everyone is a temple. A temple is a kingdom. Di ba? So yun po yun. Ang Panginoon ay nagpunta sa ibabaw ng lupa upang magtayo ng kingdom. At itinatayo niya po ang kingdom at itinatatagpa hanggang ngayon sa pamamagitan ng mga taong nananalangin. Kaya po, itinuro yan sa prayer, Thy kingdom come, Thy will be done. Mga kapatid, hindi pwedeng matatag ang kingdom ni God without the conduit person who is living in the life of prayer. Yan pong ibig ko sabihin na sana'y mahamon po tayo ngayon, mga kapatid, nang lalo pa tayong manalangin because this message, ang theme po ng message na ito is the urgency of prayer. Gustong magtayo at nagtatayo at nagpapatibay ang Panginoon ng kanyang kingdom sa pamamagitan ng sinuman na kanyang mananampalataya na nabubuhay sa pamamagitan ng panalangin. So ibig sabihin nun mga kapatid, kapag hindi ka nananalangin at hindi ka nabubuhay sa panalangin, hindi makapagtatayo ang Panginoon ng kanyang kaharian sa pamamagitan mo sapagkat ang ibig sabihin ng pananalangin, mga kapatid, is this. Again, kanina binanggit ko sa inyo, ang panalangin is living by faith. Okay? So kinakailangan ng Diyos na mayroong tao na mananalangin by faith, mabubuhay ng may pananampalataya dahil ang taong ito ang magbibigay ng kapahintulutan sa langit upang maganap ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan niya. So yun po yung ibig sabihin nun. So balikan po muna natin, babalik po ako dyan mamaya. Pag sinabi po natin kingdom, ito po yan, church. Pag sinabi natin kingdom, ay hari po yan. Unang-una ang Diyos ay hari. Okay? Ang kingdom, yung kanyang pinaghaharian, tao. Tayo po yun. Ang tawag po sa Biblia po sa atin ay building. Okay? Or body of Christ. The same din po yun. Yung kanyang kingdom, yun yung kanyang body. Okay? So building po ang tawag din, no? So tingnan po muna natin Ephesians chapter 3, Ephesians chapter 2 verse 21 and 22. In whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord. Tayo po yung building fitly framed together, okay? In verse 22, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit, where we are the house of God. Diba? The kingdom is the house of God. Okay? 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians 3:16 muna. Ano? 1 Corinthians 3:16. So, know ye not that ye are the temple of God? So, the same thing po ito ng 6:19.
and that the Spirit of God dwelleth in you. Verse 17, ituloy natin. Kasi mas gusto ko itong banggitin. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. So, babalikan ko po ng konti ito mamaya. So, gusto ko i-point out sa inyo ang definition ng kingdom ng Panginoon ay church. Tayo ho yung tao. Tayo ho ay building. Tayo ho ay temple. Tayo ho ay body of Christ. Okay? So, maliwanag po ba? Okay. Pag sinabing kingdom, kingdom in Greek is basileia. King is basileios. Basileio, basileios, or basil. No, basilio. So, yun po yun. Ngayon, nakita po natin ang definition at ang layo ng Panginoon ay magtayo po ng kingdom sa lupa. This is an extension of God's kingdom. Pag sinabing kingdom, mga kapatid, may batas. Okay? Kaya ang iglesia po ay may sariling batas, salita ng Diyos. Meron po tayong sariling economy, the economy of God. Merong sariling lifestyle, may kultura po ang iglesia. Galing po lahat sa langit yan. Gusto pong ipatupad ng Panginoon yan dito sa lupa sa pamamagitan ng mga tao, lalo sa pamamagitan ng pastor. The implementer of God's rule, the pastor. So ang pinapatupad po natin dito ay kultura ng Panginoon, kultura ng langit. Oo, magkakaiba tayo ng kultura, may kanya-kanya tayong background, may Cebuano, may Batanggenyo rito, may Cabiteño, etc. Iba-iba tayo ng ugali, pero dapat magtugma tayo sa isang ugali ng kaharian ng Diyos. Okay? So, tinan po natin sa Bible, ano po ba yung description ng kingdom? Ano po ba yung kingdom ng Panginoon? Okay? In 1 Peter chapter 2, verse 9, unahin po natin. Nakita po natin sa ating inalisang talata kanina, 1 Corinthians 3, 17, the temple is holy. Di ba? So, nakita natin kanina, the building is holy, groweth unto holy temple in the Lord, the habitation of God. Okay? So, nakita niyo po yung interconnectivity ng mga verses na to. At ang sabi po dito kanina, yan po, if any man define, balikan natin, ye are a chosen generation. So, the church, the kingdom is a chosen people. And they are priesthood. They are priests. Tagapamagitan. Okay? Balikan natin yan mamaya. Sila po ay holy nation. So, the church, the kingdom of God is a holy kingdom. Number one, holy kingdom. Paano matutupad ang iglesia ay banal? So kaya po mahalaga ang pananalangin kasi ang description po ng church ng Panginoon ay banal. Bakit po sa kabila ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos ng napakarami, ang tatagal na po nating Kristiyano, bakit ang hirap magpakabanal? Alam niyo po ba kung bakit? Hindi tayo na disiplina sa aking ipinangangaral na ang buhay ng Kristiyano ay buhay panalangin. Dahil doon lamang nakakaroon ng katuparan, ng kabanalan ng isang tao pag siya ay nasa mode of prayer. If you stop in the mode of prayer, if you stop in your prayer life, you stop being holy. Because you don't exercise your faith, hindi po tayo nabubuhay ng pananampalataya kapag hindi tayo nananalangin. So we stop. Tigil. Tapos saka ka mananalangin pag may problema ka, saka ka mananalangin pag may sakit ka. Hindi ho yun ang Christian life. Christian life is a life of prayer. Kaya hinahamon ko po kayo, iikot at ikot po tayo sa mundo. Hindi tayo magiging banal kapag hindi mo natutunan na dapat kang mabuhay sa pananalangin, kapatid. Ganun po kaseryoso ang Christianity. Nasa gitna po tayo ng teritoryo ng kalaban, nasa mundong makasalanan. You cannot afford that to be in the prayer mode of your life. Ano man bagay sa ibabaw ng lupa, tandaan mo to. Sabi ni Marisa, tinanggal niya ang Shopee, ang TikTok niya, tinanggal niya ang Lazada. Ayaw niyang matemp. Kahit anong bagay sa ibabaw ng mundong ito, pagkain man yan, laruan man yan, cellphone man yan, can always cool our affection to God. It can make us not holy. So we are to be holy every moment of life. And that is only possible if we live by prayer. Amen. Hindi ho ganun ang Christianity, mga kapatid. Nalilin lang tayo ng Diablo sa doktrina. Pag may problema ka, manalangin ka lang. E pag wala pa ng problema, hindi mananalangin. Ha? Ganun ka seryoso yun, mga kapatid. Para mas masaya ang buhay, para hindi tayo madenggoy ng kaaway.
we are holy nation. At yun po'y totoo lamang kung ang mga Kristiyano po ay nabubuhay sa pananalangin. Okay, so tingnan po natin, balikan po natin yung 1 Corinthians 3:17. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ang una-una pong sumisira ng temple at ng kingdom ng Panginoon ay hindi po yung tagalabas si Satan. Tayo ho yun. Yung sin. At yung hindi po pagiging panalanginin, you are opening the door to Satan to destroy the temple, your temple, and the church as a whole. Kasi pag meron ditong nabubuhay sa kasalanan, madadamay-damay tayo rito eh. Alam niyo ba yun? Pack one, pack all ho yan. Though I believe in spiritual individuality, pero lagi pong may kinalaman, kaya po ako particular sa covenant na tinatawag. Pag magpapamember ka ng covenant, titiyakin mo, wala ka na sa mundong buhay. Kaya nga po ang unang-unang qualification natin sa covenant na pinagkakasunduan natin, pursuit of holiness eh. Prayer, quiet time. Kasi pag hindi po yun nangyari, kaya po tayo nagkakawatak-watak. Dahil hindi po yun tinutupad natin. Di ba? Doon po tayo magtatagpo sa prayer life. Yun po ang magmimaintain sa atin ng ating togetherness. So nakikita po natin bakit po ang ilan sa atin dito wala na ngayon. Di ba? Sa kabila ng prayer po natin sa kanila. Di ba? So I hope na huwag po nating ipagbuhala po to na tayo po'y mabuhay sa panalangin. Ang liwanag po ng warning. Di ba? Ang nagwawasak ng temple, okay, ay wawasakin ng Diyos. Galit ang Diyos sa anumang bagay na nagwawasak ng temple. Kaya no chance na magkaroon ka ng butas. Ano man ang kasalanan, ikumpisal mo sa Diyos yan. Butas yan para sirain ka dahil hindi ka prayerful. Amen? So nalulungkot po ako ang mga tao. Ang daming time talaga sa maraming bagay. Nakakaingit. Walang magawa. Diba? Oh, ang gagawa mo dito, wala akong magawa. Nasa mula, nagpapahinga. Wala magawa. Nabasa mo yung buong Bible? Namaster mo na yung Book of Revelation? May exam tayo sa 15? Diba? Ingit na ingit ako sa mga taong walang magawa. Ingit na ingit talaga ako dyan. Walang magawa. Nalulungkot ako. Walang magawa. Okay. The description of the kingdom is holy according to the Bible. So another one. Okay. Sinabi ng Panginoon na tayo mag-ibigan sa isa't isa upang malaman nila na tayo ay kanyang alagad o disciple. O anong version? John 13:34 and 35. Di ba? A new commandment I give unto you that you love one another as I have loved you. Di ba? You love one another. Okay? That ye also love one another. Verse 35. By this shall all men know that ye are my disciples if ye have love one to another. Ang kingdom po ng Panginoon ay binuwisan ng dugo ng Diyos bilang kapahayagan ng kanyang pag-ibig. Kaya ang karakteristik po ng kingdom ng Panginoon is a kingdom of love. Not only a holy kingdom, but a love kingdom. Okay? So kaya po atin po talagang ini-encourage dito sa ating sama ng ating pagmamahalan ng walang halong anumang bagay. Malinis po ang pakikitungo natin bilang mga kapatid. Bilang tatay, tinuturing ko kayo mga anak, mga kapatid sa Panginoon, na walang anumang intention. Okay? Walang ibang layunin. Anong sabi ni Dennis? Pag may alak, may balak. Pag may alak, may balak. Okay? So purity, holiness, and love, they are intertwined. We cannot be holy because love makes us perfect, sabi po ng Bible. We are perfected by love. Alam niyo po ba yun? Because there's no sin in love. Love is the fulfillment of the law. Okay, mga kapatid. Paano mo may papamuhay ang pag-ibig pag hindi ka nananalangin? Oh, kaya sinasabi ko po sa inyo, napakahalaga po eh. Napakahalaga po talaga ng panalangin kasi doon po nagaganap ang mga katotohanan ng Biblia. Kaya nga ang buhay po natin ay panalangin. Hindi mo kayang mahalin ang asawa mo ng totoo pag hindi ka prayerful. Tanda mo yan. Okay? Doon ko sinasabi sa prayer ko ang aking commitment kay God.
even for my wife and for my children. I cannot love without praying. It is in prayer that I can love. It is in prayer that I can love truly the church, laying down my life for the brethren. Praying for everyone, bringing everyone before the throne of God. It's only through prayer that I can do that. How can I love you if I don't pray? Saan ko i-express sa aking pag-ibig sa church? Sa aking family, sa bawat isa, kung di ako nananalangin. Kaya ang taong hindi nananalangin ay hindi nabubuhay sa pag-ibig, kasinungalingan ho yan. It's only through your prayer life that you can really exercise love and holiness and humility and faith and everything about God. Without prayer, there is no exercise of anything about Christianity. Amen? Lumiliwanag po ba? Lumalalim po ba? O ganun pa rin. Christianity is all about prayer. Christianity is all about love. Christianity is all about faith. Amen? Prayer is very important. Prayer is alive for us Christians. Thirdly, the description of the kingdom. Sa Bible, this is the kingdom. It's all about power. Okay? Ang kaharian ng Diyos ay natayo sa pag-ibig. Eh, sa kapangyarihan. Ephesians chapter 1, verse 19. Ito po yung sinasabi. To know what is the exceeding greatness of His power to us ward who believe. So meron pong kapangyarihan kumikilos sa mga taong sumasampalataya. Eh ano po yung kapangyarihan yun? According to the working of His mighty power, verse 20, what is that? Which He wrote in Christ when He raised Him from the dead and set Him as His own right hand in the heavenly places. Ano yung bumuhay kay Kristo mula sa mga patay? Kaya po nagkaroon ng gospel dahil po si Christ ay nag-resurrect. And He resurrected based on the power of God. The exceeding greatness of His power. And Christianity and the kingdom is all about the power of God. Ngayon mga kapatid, ganito yun. Ang power ng Panginoon na sinasabi po sa Ephesians na ito is only active and in operation through prayer. If you don't pray, the power is shut off. No prayer, no power. This power, magtutuloy-tuloy lang po ang power ng Panginoon sa buhay ng isang tao kapag siya ay nasa prayer mode. Parang nakasaksa ka sa plug, nakaplug ka. Pag tinanggal mo yung plug, cut off na po yung source ng power sa buhay ng Christian. Naintindihan po ba natin yun? Kaya mo bang tanggihan ng tukso sa buhay mo na hindi ka nananalangin? Eh samantalang sinabi na ng Panginoon, watch and pray that you may not fall into temptation. The flesh is weak. We can only be strong through prayer. The power of God will only flow through us and activate and be in operation in our lives sa pamamagitan po ng panalangin. Tapos wala kang kadisa-disahin manalangin, papetix-petix ka lang. Eh, para ka nagkukumit ng suicide araw-araw. Palugmo ka ng palugmo. Mga kapatid, ang tunay na umaasensong tao ay umaasenso sa kanyang kabanalan, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pananalangin. Naintindihan niyo po ba yun? Kung magpapatotoo kayo dito, yeah, pinagpala ko ng Panginoon, nakabila ko ng ganito, nagkaroon ko maraming perang katulad niyan. Grabe, oh, ito nagagawa namin, ang mga gamit namin, bahay dito, bahay doon. Kumusta prayer life mo? Ang magandang patutong maririnig ng Diyos at ng isang taong katulad ko, Pastor, grabe oh, ang daming pinagdaanan namin. Pero lalo kami lumalago sa aming prayer life. Oh, ngayon wala na kaming ganito, wala kaming ganyan. Nawalan nga kami ng sasakyan eh, pero mas lalo kami nagmamahala ng asawa ko. Oh, Pastor, grabe nung may sasakyan kami. Akala namin, lagi kami sa simbahan. Hindi nga kami nakakasimpe. Oh, ngayon wala kami sasakyan. Ngayon kami lagi sa simbahan. Yun ang magandang pakinggan. Sa totoo lang mo, huwag na kayo magpapatotoo ng mga pagpapalang material kung hindi naman kayo lumalago sa spiritual. Wala akong kwenta yun.
Amen? Ang magandang marinig ng langit. Grabe, ako'y nakapag-share. Grabe, ang hirap kausapin, ang kulit. Tumanggap kaya sa Panginoon. Amen? Di ba? Yan ang magandang patotoo eh. Amen. So ngayon mga kapatid, the power of God can only operate in your life and in your life in the prayer mode. Hindi mo pwedeng ganun-ganunin ang buhay. Matindi ang kalaban mo, hindi mo nakikita yan. Pinaiikot ka lang yan, akala mo okay ka, hindi ka okay. Nakawala ka sa prayer mo eh. Hindi mo na priority ng church eh. Di ba? Depende kung may time. Depende kung walang maraming activity, magcha-church kami. Depende, di ba? Amen? Oo daw eh, oo daw. Okay, so, another thing. Ano yung description ng kingdom? It's a kingdom that is holy. It's a kingdom that is kingdom of love and the kingdom of power. Ito po yung description po ng kingdom natin. Kaya pag sinabing church tayo, banal. Pag sinabing church tayo, grabe, mga powerful yung mga tao yan. Di ba? Hindi mo makikita ano yan, lulugulugo yan. Hindi mo makikita bagsak ang balikat niyan lagi. Hindi mahaba ang mukha niyan. Di ba? Laging may power yan. O, minsan, mahulihan mo yan na medyo malungkot. Pero, after all, okay na siya. Di ba? Lastly, mga kapatid, sa Ephesians chapter 1, verse 3, tungkol po sa church, ang sabi po ni Paul sa Ephesians, Ephesians 1:3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places. Mga kapatid, ang kingdom ng Panginoong itinayo sa lupa, tayo po. Yes, we are here physically, but this is a spiritual kingdom. Holiness is about spirituality. Love, the love of God is a spiritual thing. The power of God is a spiritual power. Di ba? Pag sinabing power ng mundo, oh, nakapwesto ka dito, ganyan. Pero this is about holiness, power to be holy, power over sin, power over Satan. Yun po yung power na meron tayo dito. Ha? And then lastly, this is about prosperity. This kingdom is a prosperous kingdom because the Lord blessed the kingdom already. Ngayon, bakit po hindi nararanasan ang prosperity? Gawin po natin concrete ng konti, 2 Peter 1:3. Concrete. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Binigyan po tayo ng ano? All things, given, already, past tense. Past participle po yan, all things given that pertain unto life and godliness. So, ibig sabihin po ang Kristiyano kung tutuusin, hindi po pinagkukulang ng Diyos. Minsan, sabi nga sa song kanina, problema minsan ay pinapahintulot, di ba? Minsan, no. Matatapos na ako. Ito lang. Okay, last point. So makita po natin dito, prosperity is the description of the kingdom. Ulitin ko po, hindi kalooban ng Panginoon na ang Kristiyano ay nabubuhay ng miserable pagdating sa pinansyal. Dumadaan po tayo sa pagkalugi, pagka-bankrupt sa negosyo, yes. Pero yun po'y temporary lang. Because God is not the God of poverty and misery. God is a God of pleasure in prosperity. Bakit po hindi nangyayari ang kasapatan natin? Bakit ang mga Kristiyano minsan dumadaan po sa pagkukulang? Maliban po sa mga tinuturo, hindi po tayo nabubuhay sa panalangin. Doon po nagaganap ang prosperity sa prayer life. Patotoo ko po ito, binabanggit ko po kay Ora nung araw. Ang dami kong pangangailangan, ang dami problema. Pero pag nananalangin ako, para akong walang problema pag nasa harapan ka ng Diyos. Kasi He is the source. And He is the one in charge. At pagkatapos, materially, we'll just follow. Okay, tinan po natin mga kapatid, gano'ng kahalaga ang kingdom ng Panginoon? The priority of the kingdom. Seek ye first the kingdom.
and the righteousness of the kingdom, and all these things, the material things na pinuproblema nyo, will run after you. It will follow you. Hindi ka pagkukulangin. Just prioritize the kingdom. Last but not the least, the last point, ano yung duties ng kingdom? Ano yung duty natin? Ulitin ko, ang description ito na apat na binigay ko sa inyo will not happen kung wala tayo sa buhay panalangin. Mga kapatid, before I proceed, about holiness, no? Last week, binanggit ko, ako'y umiyak, ako'y humagulhol about the glory of God. Nagpipray po ako about prayer is to glorify God. And there's only one way to glorify God, that is through prayer. Kaya ako umiiyak po noong time na yun, kasi pag narinikol ko po ang mga pagkukulang, kasalanan, mga oras na nasayang na hindi ko nag-glorify si God. So the message is urgent because we are here, time is very limited to give God the glory, mga kapatid. Time is so short now. Hindi na ito magtatagal ang mundo natin. Okay? Kaya po basahin natin ang Book of Revelation, Book of Daniel. October 8 po tayo, magle-lecture po ako dito sa preaching ko about Revelation. And then October 15, another topic about Revelation. Continuity, mahaba po yan. And then mag-i-exam po tayo pagkatapos. Okay? So ngayon finally, mga kapatid, ano ang duty ng kingdom? Anong duty na meron tayo? Okay? Babalikan ko po sa susunod ang duty. Pero bibigyan ko po ng isa. Ano ang duty ng kingdom? So sabi po ng Panginoon, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Binanggit ko po kanina na gusto kong sabihin sa inyo na ang Panginoon po ay gumagamit ng tao upang i-extend kasi gusto niya po ay sa mundo ang kingdom. Sa langit po, puro spiritual. Nagtayo po siya ng kingdom sa panahon ni Eva at ni Adan. Tao po ang kanyang idiligay and have dominion over all the earth. Dominion is to rule as a king. Okay? So ngayon po, sa ating kapanahonan, tinatayo po na ang kingdom ng Panginoon. God is still building up the kingdom after this time. Okay? Mga kapatid, ulitin ko. Here is it. Ang Biblia ay ang activity ng Panginoon, ang batas ng Diyos para sa kanyang kingdom. Nandyan po ang plano ng Panginoon, nandyan po ang pangako ng Panginoon sa Biblia. Ito po yung pinaka batas ng Diyos sa kanyang kingdom, ang Biblia. Noong nagtayo ang Panginoon ng Kingdom of Israel, sinong taong kanyang ginamit para itayo po ang Kingdom of Israel? Sino? Sino? Solomon? Sino? Kanino niya binigay ang batas ng Diyos sa Israel para simulan ang bansang Israel? Si Moses! Moses is the conduit. Si Moses naging available para itayo ang kingdom. Ayaw niya pa, alumpit pa siya primero, pero later on pumayag siya. Hindi maitatayo ng Diyos ang kingdom of Israel. Yes, Abraham nauna. Yes, Jacob. Yes, Isaac. But without Moses to be Moses, there is no Israel. Nung nawala si Moses, sinong sumunod? Kung walang Joshua, walang Israel. Hindi mapapasok ang lupang pangako without Israel. Kung wala si David, na naging David, di ba? Walang temple, maybe, walang Jesus Christ na isisilang kung hindi ang David ay naging David, mga kapatid. Bawat isang mananampalataya, may kanya-kanya kayong responsibility and role for the kingdom na kapag hindi kayo nanalangin at nabuhay sa pananalangin, the plan and purpose of God in your life and through your life will not happen. That's how urgent is prayer. Akala nyo ganun lang yun. Ang plano ng Diyos, Thy kingdom come, Thy will be done through a praying person. Because prayer, ladies and gentlemen, is giving God the permission, let Thy will be done. Lord, Your kingdom come, Thy will be done through me. I am giving You the permission to use me to fulfill Your kingdom by prayer, by living by faith, by living a surrendered life, by living filled with the Spirit, by walking in the truth. Doon po nagaganap ang pag-build up ng kingdom. Mga kapatid, modesty aside, I gave my life to Christ to start the life of grace. There is no preaching, there is no singing here, there is no activity here. If I did not open my life to God, Lord, use me to start the church again. Anong pinagagawa ng Diyos sa akin at sa inyo? Anong role mo sa kingdom? Again, prayer is so urgent because it is through your prayer life that God can fulfill His purpose in your life and through your life to be holy,
to be prosperous, to be loving, and to be powerful. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo, finally. While standing, paki-plus lang ang last verse na to. Second Chronicles chapter 16 verse 9. Second